To follow Jesus is to follow the way of the cross. Isang pinagpalang araw ng Webes Kapanalig, dakilain natin ang Panginoong butihin na hindi nag-asawang mag-anyayang tahakin ang kanyang landasin. Ang pagsunod sa Panginoong Jesus ay pagtahak sa daan ng krus. Kaya kung may mabibigat tayong pasanin sa buhay, ipagkaisa natin ito sa hirap at pasakit na dinanas ng Panginoon, alang-alang sa pag-ibig sa atin. Nang makayanan din nating pasanin ang ating krus ng may pagmamahal. Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang mga lituntuning dapat nating isaalang-alang sa pagsunod sa Panginoon na siyang tema ng mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari, at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw. Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao? Tubuin man niya ang buong daigdig at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili. What is the purpose of my life? What is the purpose of your life? Ano nga ba ang kahulugan ng aking buhay? Tanong ko sa aking sarili. Ano ang kahulugan ng inyong buhay? Mga kapanalig naming OFW, lalo na ang mga kababayan nating OFWs na maaaring naghihirap sa kanilang trabaho. Bakit natin tinitiis ang lahat? Sa ating mabuting balita ngayon, tuwir ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao ay dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga puno saserdote at ng mga eskriba. Dito, ipinakikita na sa atin ni Jesus kung ano ang kahulugan ng kanyang buhay. Maghihirap siya, dudustain, pagtatawanan, at ang paghihirap niya ay hantong sa kamatayan. Ano ang kapalit? Ano ang kahulugan? Para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kapalit ng kanyang kamatayan, ang ating kaligtasan. Hindi natakot si Jesus na harapin ang pagdurusa at kamatayan dahil sa pag-ibig niya sa atin. Patid ni Jesus na ang lahat ng kanyang ginagawa ay pagtugon sa banal na kalooban ng Diyos Ama. Kaya mga kapanalig, huwag natin tanggihan o iwasan ang mga krus ng buhay dahil sa bisa at lakas ng ating panalangin at sa panalangin ng mga nagmamahal sa atin, gagaan at makakaya natin dalhin ang lahat ng krus ng buhay. Ang krus ay may vertical position. Tumutukoy ito sa ating personal na relasyon sa Diyos. At ang horizontal position naman ay tumutukoy sa relasyon natin sa ating kapwa. Ang krus ay simbolo ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa ating pagyakap sa sarili nating krus, niyayakap din natin ang Diyos at kapwa. Sa krus at sa pamamagitan ng krus, naganap ang ating dakilang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa lahat ng mga pagsubok at krus ng buhay. Dahil sa pamamagitan nito, pinatatag ang aking pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's Online Ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat talaga message sa amin na humingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyo na pinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ako po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Puso namin, Panginooy, iyong dalisayin, nang mamuhay kami lagi sa iyong tuntunin. Amen.